Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga kasalanay nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa mga tanging pag-aasa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo't laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalalim na katanungan. Lumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango. Napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya, Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong at wala isa mang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa harap ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inyalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari,
Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa iyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa iyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang iyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang iyong mga asawa, mapalad ang iyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang iyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang iyong Diyos na nagpala sa iyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungan ang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid magdiwang nangusap at ang sinabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iliingatan sila kapag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinilapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba niyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin lahat ang pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanyang na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, natunghayan na naman po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pagpapatuloy po ng Ebanghelyo ni San Marcos na nagtuturo at nangangaral sa mga tao upang ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ngayon po, sa pagpapalaganap na kaharian ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pinapakita ay ano ba ang mabuti? Yan daw bang pumapasok sa tao o yung lumalabas sa bibig ng tao? Kaya po mga kapatid, sa pasimula ng aking pagninilay ngayong pong umagang ito, para pong maging madali nating maintindihan, tatanungin kita, pintasero ka ba? Mahilig ka bang mamintas? Wala ka bang nakikitang maganda sa iyong kapwa? Ano naman nararamdaman mo kapag pinipintasan? Sensitive ka ba? Magtatampo ka ba? Magagalit ka ba? Hindi ba yan yung mga bagay na nararamdaman natin kapag tayo'y namimintas at kapag tayo yung pinipintasan? Bakit ang isang tao ay namimintas? Kasi wala siyang nakikitang maganda sa kanyang kapwa. At ang tanging maganda lamang sa kanya ay ang kanyang sarili. Isipin ninyo nga yung mga taong namimintas sa inyo, kung maganda ba sila? Kung gwapo ba sila? Ang pinakamaganda pong regalo nyo sa kanila, salamin, para makita nila ang katotohanan. Kasi mga kapatid, to understand the context po ng Ebanghelyo ni San Marcos, ang mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, pakiramdam nila, sila nga yung piniling bayan. Pakiramdam nila, sila yung magaling, sila yung mahusay, sila yung malinis, sila yung perpekto. But, my dear brothers and sisters, Jesus Christ is breaking the barrier of that kind of mentality. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nadadapa. Lahat tayo pinag-uubra ng Diyos. At walang tao man dito na makapagsasabing ako'y malinis at ako'y may karapatan lamang na mamintas sa ibang tao. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo, kapag nakikita mo ba ang iyong kapwa, meron ka bang nakikitang mabuti sa kanya?
Mga kapatid, madalas tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, tanggalin natin ang negativity sa ating puso. Tanggalin po natin ang mga piring ng ating mga mata, kaya hindi natin nakikita ang kabutihan ng iba. At bakit ganito kaya ang mga tao, di ba? Kahit na kay dami-dami mong ginawang kabutihan, pag may ginawa kang isang mali, pipintasan ka na nila. Pero mga kapatid, meron pa rin isang tao na palaging nakatingin sa iyo na kailanman hindi ka hinusgahan at hindi ka pinantasan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang Jesus Nazareno, bumuhat ng krus, pinantasan ng mga tao, pero kailanman hindi nagsabi ng masakit sa kanyang kapwa-tao. Ang ating Panginoong Jesus, tinubos niya tayo sa ating kasalanan, pinatawad niya tayo sa ating mga pagkakamali, pero kailanman hindi niya tinuos ang mga mali mong ginawa. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at hinuhusgahan tayo ng Diyos, hindi sa mga mali nating ginawa, kundi kahit na sa kakarampot nating ginagawang kabutihan. Iyon ang tinitignan sa atin ng Diyos na mapagmahal. At tayong mga tao na nandito, ang gagawin natin, huhusgahan natin ang ating kapwa, titimbangin natin ating mga kapwa, magsasabi tayo ng masakit at hindi maganda sa kanila. Pero ang Diyos kailanman, hindi niya yon ginawa. Bagkus ikay patuloy pa rin niyang pinatatawad, tinatanggap at pinagpapala. Mga kapatid, kailan po natin iwawaksi ang pamimintas? Kailan natin makikita ang kagandahan ng ating kapwa? Kailan natin matatanggap na tayo merong kapintasan at mahina at tayo nagiging perpekto dahil sa awa ng Diyos na mapagpala? Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, tularan nawa natin ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ang Diyos kailanman hindi namintas, hindi nagsabi ng masakit, hindi tayo tinimbang, bagkus lalong minahal, pinagpala at ginabayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Sa bawat panalangin ating tutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tahimik nating itaas sa Diyos
ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Makalangit na Ama, gawin mong magdalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa ilikas, sa pagupuri namin ng nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan naman tayo. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Subunod po tayo at maraming salamat po. Po ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso.
Ang medium size po ay 1,000 piso at ang small size po ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilulualati ka namin.